na ngayon. Kaabang-abang, diretso na agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Game 1, Blacklist International laban sa Minana Evos. Ang mga debutants ng Minana Evos, lalaban na sa proven and tested na MV3. Alam mo, Chantel, gusto ko lang sabihin na itong Gold Dane matchup na to, kinakailangan talaga mag-ingat ni Sumpak and the rest of Minana. Tama nga yung sinabi ni Wolf kanina sa kanyang Keys to Victory na kailangan nila alagaan yung Pot of Gold. Mapapansin kasi natin na si Sumpak, yung playstyle niya kasi, kailangan mo hintayin yung ano niya, yung activation niya, yung timer niya, kumbaga. Speaking of activation, activated na yata agad yung mga players natin dito. At kita naman natin for Minana Evos na talagang tumatapat din sila sa initial rotation. Pag mga ganito kalaban mo na mga team or ikaw mismo, gusto mo aurahan agad ang mangyayari. Ayun nga, katulad ng pag-aura doon ni Edward, mapapauwi ka agad. Pero dito, napakaganda ng ginagawa ni Renjay. Ito yung mga sinasabi nilang, pwede ka magaling sa isang hero, pero pwedeng hindi ka magaling mag-roam. Dahil si, ano, ito si Renny J, pinapakita niya na magaling talaga siya mag-roam kasi minimirror niya yung rotation na ginagawa ng Minana. And at the same time, hindi na talaga tinatantanan doon. No? Tingnan mo, flicker, kagad, expended. Napaka-crucial niyan kasi 20 seconds, lalabas na ang kauna-una ang turtle. Oh, tsaka usually, kapag napipigilan mo yung post fight ng kalaban, parang nililimit mo yung vision. Vision nila. So, yung rotation ay hindi natin na masyadong makikita para sa nang Minana Evos. Pero pwede lang pantayin. So, abangan na natin, usually, is the turtle objective. Hindi ko na maalala kung naabutan ba ni Sumpak si Renny J before sa bootcamp. Alam ko ba, para... Nagkasabay... Di ako sure, pero... Medyo mabagal na ang aking memory. Ngayon, nagkaabutan na sila. Nagkita na sila doon. Sa turtle for naman sure sila magkakaabutan. Of course, para din sa ating laro, sa nakapwesto ang ating mga players, kalahati na lang ang buhay na ating turtle. Ganda ng vision, ganda ng knock-up onto Lancy. In a four members, oy, pero Sensui pa rin ang makakakuha ng kauna-unahang turtle. Blacklist International secures that clash. Fairness dun sa Team Artis, kahit yung backshot natin, mga bilis magkumuha ng mga jungle creeps, ay magkapareha sila ng EXP. So, I think it can be attributed dun sa fact na hinabon ni Renny J or binatahan niya kung saan yung rotations ng roamer din na Minana Evos para nakakalculate niya kung saan nga ba yung jungling pattern mula dun sa may backshot. At kung papansinin, mirror na mirror, iwas na iwas eh. Kumbaga, hindi mirror as in mirror na sinabayan, mirror as in parang, alam mo yung naka-selfie ano mode? Naka-selfie mode? Parang parallel universe. Oo. Yan, parallel universe na kung merong Sensui play, meron ding ibang play dun sa may bottom lane. So makikita natin ngayon na medyo, ano muna, more on objectives ang ginagawa ng ating mga teams. Doon muna sila nakafocus at nagkakaagawan ng mga pwedeng agawin. Rinetry pa nga ni Sensui, parang hindi talaga maka-farm doon si Kaizen. And grabe, napaka-aggressive. Talagang sinusulit ng Blacklist International yung early game capabilities nila. And si Renji yata, makakakita ang dalawa dito on to Minana. Oh, pero objective lang, dito lang muna tayo sa mid lane. Yep. And speaking of Sumpak, na kanina ay minention natin na importante, nakasecure naman siya ng kanyang Haskos agad. Pero mukhang pag-detripan siya ng mga members dito ng Blacklist. The emphasis now is the Gold Dane. Pero sakto kasi, yung Keys to Victory natin, parang yun talaga yung pinakakailangan talaga nilang mag-focus kung paano nila pipigilan. Again, Iritel to. Pagka tumakbo ang isang Iritel, ay mahirap. Speaking of tumatakbo, may marathon na may kita sa may bottom lane. Pero ang ganda ng ano doon, kalmot doon ni Sensui na OHF dito. Pinalabas ang mga machine gun na Sensui draws the first blood at meron pang decimation nakasabay to bring down Spider-Man's Blacklist International. Pinapakita ngayon kung ano talaga kami. Mainit dito si Kuya Sensui. Dumiretso agad na dalawang decimate doon sa may bottom lane. For Minana Evos, is this because na pang late game ba yung lineup nila? I don't think so. Mas maganda yung late game ng Blacklist International knowing na may irritate sila. Pero malakas yung kanilang team fight. Ang nangyari doon, sobrang MVP nung ginawa nung sinisensui doon. Dinudge niya yung talon mula doon sa Shield Unity gamit yung kanyang Mortal Coil para meron siyang immunity sa CC. Oh! Renjay, ganda na siya dito. On to Lord Jaymar. And now, Sensui talaga! Pinapakita ngayon kung sino ang tunay na hari ng jungle. It's gonna be a 4-0-0 para Sensui Instincts and of course, secures this turtle. Kung babalikan natin yung sinabi kanina ni Wolf bago magsimula yung laban, nakikita natin ngayon na for Blacklist International, umiinit na talaga sila dito sa ating liga. Now at 4-0, 5 minutes and for Minana, medyo malaki ang kanilang kailangan habulin for this 5-minute game time.
And focus talaga is bottom lane. At Martis versus Bakshan, jungle matchup. Kung sino yung una mag-snowball, nako, wala na. Talagang siya na yung mananaig at mag-snowball ng sobra-sobra dun sa game. You can see na with 4 kills para sa isang Martis, napakahirap nang i-contain ng jungler Martis na to. And whereas si Baksha, makikita mo na manghihina talaga, mandadamig. Not so makunat if ever. Makikita natin ngayon na actually Firminana naman, gagawa sila ng play nila. Pero si Edward naman ang gusto na kuha dito. Hindi nakasin Primal Wrath right on time. And finally, Minana Evos nakakuha na ng first kill. Nako, parang nga na dito yung Minana. Slowly but surely, sila naman yung nagahabol against Blacklist International. But 4.2k gold lead items din. Ano bang kakaiba? Yung bilis siguro. Kasi 5k na yung Beatrix. 3.4k wow. Lang yung gold laner nila. At dahil din sa ginawa ng Blacklist International, nag-focus sila dun sa may gold laner na gumawa sila ng dalawang ikot. Tapos mayroong 2 assists agad kasi si Ohem. Lalo na yung paggamit niya ng Bennett's Rage kanina. Sobrang solido around the turtle pit sa may bottom lane. Yun yung nakuha ng first double kina Sensui. Kaya low na agad yung mga members ng Minana dahil dun sa ulti ni Ohem. Napakasakit nga talaga ng pinapakita ngayon ng Filipino Sniper. Pero if ikaw yung Minana Evos, malaki pa rin tiwala ko kay Lord JM. Mamaya kasi gagawa ng play siya niya. Napakagaling nga niya magpaikot ng laro. Katulad ng pag-ikot ni Kazen onto Sensui. Pero Blacklist, objective ang gusto. Ang gitnang tore ay tutumba. Grabe, sobrang bilis. 6 minutes masira ang mid lane turret. At naka-auraan kasi ni Haji pala kung saan nakapwesto. At again, ang kanilang rotation dito is after an objective. Para dumediretso na naman sila. May kita ulit natin para bagong turret na magkakasalubungan. Nag-conceal nga dito. Pero si Edward, napigilan ang initiation na gusto gawin ng Minana Evos. Inaw Blacklist International. Nagwawala naman talaga Lord JM. Makakatakas doon. Pero sabi ni Sensui, Spider-Mask dito ka lang dahil hindi ka na makaka-away. Hatid pa kita. And now, Blacklist International dominating game number one. Kazen, hindi na rin makakatakas dito dahil apat na agents ang sumalubong sa kanya. Pero sabi dito ng Minana, meron yata silang trade na nagagawin. At makapansin ko lang para kay Sensui, parang laging by twos yung kanyang kill. Lagi double kill. So tatlong clash na naka-double kill si Kuya Sensui. At ang trade na nga lang ng Minana Evos is gonna be the Turtles. Still at 4.2k gold lead, yep. Minana struggles to even out the game. Minana Evos ngayon talagang sinasalvage na lang nila yung mga pwede pa nila kunin eh. In terms of clashes, even pick-off potential, hindi sila makasabay ngayon with Blacklist International. Kaya tara, let's go for the trade. Kunin na lang natin yung Turtle and later on, try natin i-extend yung game and wait for Sumpak to hit his timer. Grabe oh, tingnan nyo. Si Sensui, tapos sa tatlo, apat na players. Oh, at maaagawan pa nga! My goodness! Sensui instincts, grabe oh! Pero Renegade doon, mapaflicker out si Lancy. Wala nang resource on to Minana Evos. And now, mukhang may plano ang Blacklist International dito stop. Oh, Sumpak, dodging yung bullet pero luging-lugi pa rin when it comes to the gold. Lamang ng 1.6k si Ohem. In fact, isa pa lang yung nabubuong item dito ni Sumpak and that is just the Hask Claws. For now, not gonna be enough. At mukhang i-concede ngayon ng Minana Evos for sure yung control ng laban. Especially kasi sobrang tasa na naman ng Blacklist. And interestingly, ni-rush dito ng Valentina, yung Genius One. This could be good para sa side ng Minana kung sakali may mahanap sila na pick-off. Pero kung usapang skirmish at pick-off, lamang dyan yung Blacklist. Meron silang Cho, meron silang Edith na nakita nyo naman kung gaano ka-deadly si Edward gamit yung kanyang splitter. So para ngayon for Minana, di ba nakita natin merong ibang games na nakakahabol naman basta de-depensa lang ng de-depensa. So tingnan natin kung yung magre-replicate ng Minana Evos coming to this game. Pero of course, damage received sa taas yung dalawang players kasi binaburst agad ng Blacklist International. Tila ba'y napupush back ang mga players ng Minana Evos. Again, napakalinis as the turret in the top lane ay masisira din ng Blacklist. Napakalinis nga talaga ng execution ng ating mga agents ngayon. And if Minana Evos, they're really forced to extend this game na lang onto the late game, yung time na hindi na nag-matter yung economy, hindi na nag-matter yung gold lane, and all gonna boil down to the shot goal. Pero alam to ng Blacklist International, kaya tignan nyo, minamadali nila bawat neutral objective na pwede nilang makuha in securing this level 1 Lord uncontested. Yep. Mahirap din if ever na i-contest kasi ano bang level gap? Si OEB is at level 12, level 10. Si Sumpak, ano bang kailangan gawin ngayon na Minana? Taste Bogey. Taste Bogey, no?
kailangan gawin... Howie Bangs muna. Howie Bangs muna. Ang pinaka-kailangan nilang gawin is maybe i-concede na nila yung outer turret nila. Tapos, itry nilang i-control yung mga minion wave na hindi sabay-sabay yung tatlong lanes na mag-push against them. Ang pinaka-best scenario para sa Minana Evos ngayon, walang mawalang inhibitors. But when it comes to the push, for sure yung Blacklist International gamit itong Lord eh makakakuha at makakakuha sila ng Tore. Oo, no, tingnan nyo, yung middle lane possibly makuha. At sinabi natin, di ba, usually pag first Lord ay bonus ang inhibitor turret. Pero in terms of the gold league kasi parang kaya eh. Aray! Oh! Aray! Aray! Di ko nga napansin kung anong ginawa doon ni Owe, pero siguradong si Sumpak. 20 seconds bago pa mabuhay ulit. Nova tricks na naman yun, for sure. Haji Oheb. No look, Nova tricks. Oh. Fade away shot ang nakita natin, pero top lane! Oh! Ayan na nga si Hitman! And this time, kaysa ng kanyang namataan doon, in a Blacklist International objective pa rin. Makakaisa naman dito ang Minana Evos. Pero sabi ni Satumi, mahabol niya doon si Kaysen. Buhay na buhay pa rin ang bonus Lord. Inhibitor turrets, Blacklist International bringing every single one of them. Merong minions na Minana Evos at nag-respond na rin ang apat na miyembro nila, pero parang Blacklist International. Opo! Magbaback na lang muna. Pero nakaisa pa sila doon. Isang bonus na naman to Spider Mask. At tower mga lock. Oh. Tower na. Tower ang Blacklist International. Tower lock! Pero nakita pa itong T.O.F. And now the walang agents. Minion. Walang minions ngayon. At gusto nila doon si Lord JM. Blacklist International making a statement.